makalimutan yung pinapagawa ko sa'yo. Mag-ingat ka, Ivan. Balitaan mo ako. Pasandali lang, ah. Mag-usap na kami. Kapag may ginawa yan, tawagin mo lang ako. Hindi ka dumating. Tuluyan nang nalasan ni Tiago ang utak ni tatay. Binalak nila akong ipapatay nung nalaman nilang tutulungan kita. Mas nabalitaan kayo nangyari sa inyo. Balak ko na sana patayin si Tiago para matapos ng lahat ng to. Maipagiganti kita. Pero hindi naman yung solusyon sa lahat eh. Sa tingin mo ba kung mamatay si Tiago, matatapos ang lahat ng to? Nandiyan pa si Amelia. Patuloy lang tayo magagantihan. Franco, makipagtulungan ka sa amin. Bukod sa akin, mas alam mo kung ano nangyayari sa samahan. Ilang taong ka rin naging kanang kamay ni Tiago. Naging leader ka na rin ng samahan. Malaking tulong yun sa mission namin, Franco. Wala akong problemang tulungan ka rin. Pero paano yung tatay mo? At kung wala siyang tiwala sa akin, mas wala akong tiwala sa kanya. Kita mo nga naman. Parang tutang bumabalik matapos mawala. Ilang araw kang nawala, tapos ngayon babalik ka. Sabihin mo, nasaan si Franco? Anong ibig niya sabihin? Huwag ka mang bangmangan! Nung nalaman mo na pinapaligpit ni Tiago si Franco, bigla ka nalang mamala, tapos nakataka si Franco. Sa tingin mo, maniniwala akong wala kang alam, Ivan? Nakataka si Kuya Franco. Tingin niyo ba kailangan niya ng tulong ko para lang humakatakas? Hindi mo ako malulusutan sa puro mga salita mo, ha? Huwag mo akong gawing tanga. Alam ko naman ho na hindi ko kayo kayang lusutan. Hindi naman ho kasing galing ni Ate Rian at kasing lakas ni Kuya Franco. Sa tingin niyo ba babalik ako dito kung alam ko naman kung kayang-kaya niyo ako ipatumba? Wala na ako kung ibang mapupuntahan. Ngayon, naiintindihan ko, Kuya. Nagawa akong traidorin tayo ni Kuya Franco, kaya niyo ho ginagawa sa kanya yun. At hinding-hindi ako tutulad sa kanila ni Ate Rian. Nang dahil sa militar, kaya nawala yung pamilya ko. Hanggat hindi ako nakakabawi sa kanila, hindi ako bibitaw sa samahan. Kaya, General, at sa inyo, kapag tinulungan ko ba kayo, mapapa
Ang cute-cute ng baby. Kamukhang kamukha ko. Kudang na lang, balbas! Ay, Jackie Moses mo. Ano ka ba? Panggulo. Matatakot si baby. Ano ka ba, Irene? Hindi kaya. Kita mo nga ikaw, pumipiyo. Hindi kaya. Sinisnook lang ako. Diba? Ay, Rian! Ang tatay mo? Nagpapahinga ko ngayon. Gusto mo siyang buhati? Oo nga, Ate Rian. Ay, hindi na ho. Uy, ano ka ba? Ikaw na unang umawak. Sige na. Oo, ikaw nagpaanak dyan. Ay, oo nga pala. Kailangan mo na magpa-check up. At saka yung schedule para sa bakuna ng baby mo, kailangan mo ng schedule. Wow, mukhang expert ka. Tek, may asawa ka na ba? Uy. Mama Amor, baka nga engaged na yan eh. Uy, engaged na yan. Agad. Uy, bakit? Hindi ba pwedeng boyfriend muna? Wala. May nilang mo talaga ako sa mga bata. Kasi nung nasa ospital ako, madalas ang inaalagaan ko itong mga bata. Saka meron po akong mas nakababatang kapatid. Ay, sa tingin ko, magiging maswerte ang anak mo. Pagkaganda-ganda, mukha ka kasing oh, angel. Mama Amor, ako swerte-swerte lalo. Isipin mo may misis akong napakaganda. Angel din. Yes, kaya may anak ako napakaganda. At may gwapong-gwapo pang apo na kamukhang-kamukha ko. Ay, lang yun eh. Iba ako yung kamukha. Ano? Hindi, joke lang. Joke. Eh, kaya ka nga nabigaan yun, di ba? Oy, kayong dalawa, baka hindi na kayo mag-aral pagkita dyan si Junior. Ay, hindi na. Alam naman mo namin yun. Tsaka na, itay. Alam ko matatanggap mo rin. Alam ko yan. Matalagap! Kunin mo yung dasmarta! Kunin mo! Ay, tumigil na nga kayo! Tumigil na nga kayo! Basta, magiging maswerte ang magiging asawa ni Rian. O, tingnan mo naman, pagkaganda-gandang bata at ang bait-bait pa. Sa daming ko nangyayari ngayon sa buhay ko, parang ang layo kong mangyari yun. Siguro ko, mailap lang ko talaga sa akin ng isang normal na buhay. Guapito, Senador Santiago Guerrero. Muy bien. Kilala ko si Ma'am Corazon mo. Dali lang. Corazon? Anong ginagawa mo dito? Corazon, nabalitaan ko kung ano ang nangyari kay Marshall at kay Rian. Musta ka na? Ang kapal din talaga ng loob mo pumunta rito, no? Akala mo ba nakalimutan ko na nangyari sa sementeryo at sa bazar? Ano pa ba ang gusto mo sa mag-ama ko, ha?
Ano, nagpunta ka rito para magpakasaya? Para ipamukha sa akin na nawawala sila? Tama na, Corazon. Kumalma ka. Umalis ka sa harap. Corazon! Umalis ka sa harap, panalim! Ilabas mo to! Corazon, umalis ka sa harap, please! Please, huwag mong pabayaan mang ibabaw ang galit mo. Matalino kang tao, Corazon. Pabayaan mong mang ibabaw ang katuwiran at pangunawa. Pumunta ako rito dahil gusto ko lang makipag-usap. Hindi ako mag-aaway. Corazon, please. Alam ko may mga nangyaring hindi maganda sa pagitan natin dalawa. Puro kasinungalingan lang ang sasabihin mo. Hindi kasinungalingan ito. Please. Please lang, nakikiusap ako sa'yo. Alam kong may mga namagitan sa ating hindi maganda. At kung may nagawa man ako na hindi mo nagustuhan, yun ay dahil kinailangan ko ipagtanggol ang sarili ko. Kinailangan ko proteksyonan ang sarili ko. Dahil marami pa rin taong nangangailangan sa akin. Protektahan? Protektahan ang sarili mo? From whom? Ha? Sa akin? Sa isang taong walang kalaban-laban? Ha? Corazon, bakit mo ko pinagtangkaan? Corazon, please, sana unawain mo ko. Please, hindi ko ginusto ang nangyari sa pagitan natin. Pero sa maniwala ka at sa hindi, wala akong kinalaman sa nangyari kay Marcial at kay Rian. Corazon, amal, hindi ako kasing sama ng iniisip mo. Minahal ko si Rian na parang tunay na anak, tinanggap ko siya. Alam kong galit ka, alam kong galit ka sa mundo sa nangyari. Ano na ang sasabi sa'yo? Nagkakamali ka ng pinagbibintangan mo ng galit. Please ka. Please, Corazon, please, makinig ka sa'kin. Corazon, nagpunta ko rito para makipag-usap, para... Pero bago tayo makatulong kina Rian, kailangan natin magpanggap. Lalo na ikaw, kailangan magpanggap pala na binuksa ka. Kung ganun, tunayan mo. Tulungan mo ako. Alam mo, Ivan, kung talagang natatakot ka, pwede ko na magpahanapan ka ng ibang titirhan. Pero pasensya ka na. Sa ngayon, hindi ka muna makakabalik sa samahan. Lalo na diskumpiyado ako sa iyo. Naintindihan ko kayo. Dahil hindi niyo naman ako kadugo. At hindi naman din ako kasing galing ni Kuya Franco. Kaya alam ko naman ho na hindi ko makukuha yung tiwala niyo. Iingat ho ka na. Makuha ang tiwala ko. Dalhin mo sa akin si Franco. Huwag na tayong magpaikot-ikot, Ivan. Alam ko na alam mo kung nasaan siya. Si Franco. Na alam ko anong gagawin ko, Tiago. I feel so helpless. Kung totoo man yung sinasabi mo na wala kang kinalaman sa nangyari sa mag-ama mo, patunayan mo. Alam ko, ikaw ang pinakakapangyarihan, Tiago. You have all the resources. Please, tulungan mo akong alamin ko anong nangyari sa kanila. Patutunayan ko sa'yo at sasabihin ko sa'yo ngayon pa lang, nakahanda akong tulungan ka. Tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Magtiwala ka lang sa'kin. Nandito na kami sa Comelec. Nasaan ka na? Corazon.
Sa totoo lang, gusto ko sanang maiyong parito. Gusto kong damayan ka sa dalamhating. Pero may mga importanteng bagay din na kailangan kong gawin tong araw na ito. Ano na nga ako sa'yo? Babalik ako at mag-uusap tayo muli. Salamat din sa pag-unawa mo. Gusto mong makipaglaro, ha? Pagbibigyan kita. Aalamin ko kung ano ba talagang plano mo.